Hi everyone, welcome back to my channel. So we are now on the second part of my vlog. I posted the first video like 2 hours ago. So this is the second part now. So let me show you. So like in the morning, I normally wash my face using the LMS Pro Collagen Rose Cleansing Balm or the LMS Pro Collagen Cleansing Balm. These two products. So either I use this one or this one. It has the same effect, the difference just would be the smell. Yeah. So, bali, like in the morning, nag-wash ako ng face, and then, but before I use this one, ginagamit ko muna tong Johnson Makeup Vegan, like in the morning. Kasi like the night before, nag-gamit na ako ng mga facial oil and serum, so I want to take them all off and then with this, kasi ito nagamit ko. And then, after this, nagto-toner na ako using the Clarins toner or the L'Occitane. So either way, so sometimes ito ginagamit ko first, like Monday, Wednesday, Friday, or ginagamit ko to Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. Hindi naman, wala naman akong reaction, okay naman siya. So, yun. So, I'm using toner kasi I believe na yung toner is parang nagpapaklose siya ng pores ng skin. So, for me, I was not born with flawless skin. Hindi ako yung Korean kind of skin na napaka yung parang glass. I'm not blessed with good skin, to be honest with you. So, I have to make sure na nilinis ko yung mukha ko every morning or like in the evening after work, I always make sure that I clean my face. Kasi nga, I have a very sensitive skin. Back then, sensitive yung skin ko. Mabilis ako magka-pimples, magka-acne. So, before, nasa Pilipinas pa ako, so I always make sure that schedule ko sa dermatologist. Lahat ata na-try ko na yung sa mga laser and everything. May time pa na nagpunta ako ng Cebu and sa na-try ko din sa Manila magpabelo, but then hindi din siya nag-work. Siguro dahil sa hormones. Pero ngayon, nag-okay na yung skin ko. Nag-settle down na siya in a way na hindi na siya masyadong oily. Oily pa din siya, but not as before na grabe yung oil. So mas okay na siya ngayon. Tapos, hindi na din ako nagkaka-pimples masyado compared before. So, but then again, it doesn't mean na hindi na ako nag-oily masyado or hindi na ako nag-pimples masyado. Papabayaan ko na yung skin ko. So, still, I have to make sure that morning and evening, I cleanse my face. And then, I tone as well to make sure the pores are closed. Kasi pag open yung pores, mabilis pumasok yung mga dirt or mga bacteria. So, we have need to close the pores. And then, pag gamit ko itong L'Occitane, I use this one. And then, if gamit ko yung Clarins, I use this one. So, these two products are both from L'Occitane. So, this one is the Immortelle, and this one is the with a 25% ultra-rich shea butter. So, these products are, I've tested them, I've used them a long time. It's really good and they smell good. But, yun nga lang, may price talaga siya. So, for me, ito is my presyong dalawa. Ito may mahal siya. Ito din set to siya. Mahal din to. And even yung LMS, mahal din siya, actually. So, for me, I spend more when it comes to skincare kasi di ba yung skin is very important kasi yun nga yung pinaka-first na makikita ng tao is your skin. So, I made sure na maganda din yung skin. So, yun. And then, once a week, I do use like scrub. So, I use the L'Oreal Pure Clay Glow Scrub. So, once a week. So, sabi dito, it cleanses, it brightens, and exfoliates with 3 pure clays with red algae. So, yeah. This is really good. Tagal ko ito siyang ginagamit. So, it's really effective for me, ha? So, it might be effective for me, but not for others. Or it might be effective for them, but not for me. So, it really depends. And then,
kasi I'm 30 now, so minsan yung collagen natin is nagle-lessen natin yung collagen supply ng skin natin when you're aging. So sometimes I use like the Revitalift Royal once a week. This is like a serum. Strong yung scent. Kaya once a week ko lang siya ginagamit. And then, kasi minsan diba pag sa galing ka night shift, hindi ka natutulog kasi naka-duty ka. So, like, after my night shift, pag uwi ko ng bahay, I use the Elements Pro Collagen Advanced Eye Treatment Anti-Aging. So, ito yung ginagamit ko pag galing mga night shift, pag stress, or galing travel, or basta pag galing work or galing travel, pag hindi ako nakatulog masyado, ito yung ginagamit ko before ako matulog. So, same pa din, skincare, wash my, cleanse my face, and then tone, and then cream, and then ito sa mata. So yeah, it's still expensive. And then, pag winter time, like ngayon, is winter na dito sa London. So, ang ginagamit ko before ako matulog din is, ito yung pang tamp up ko. So, ito yung pang-top-top ko is the Blue Orchid Face Treatment Oil from Clarins. 100% pure plant extracts for dehydrated skin. So, pag ginagamit ko to sa gabi, pagkagising ko sa umaga, napaka-soft ng skin ko, which is really good. A little goes a long way. Siguro mga 2 drops okay na for the whole face. So, siguro matagal. Siguro mga 1 year to sa akin, di pa siya nakuubos. Ko lang siya, ano po, expired na siya, but I don't think so. It's an oil anyway, so I don't think it would expire. So this is the Blue Orchid. Yung Clarins kasi, matami silang different kinds of oil. So ito yung ginagamit ko for my skin type. So for me, when I go to Clarins, they always have this sales associate, I don't know how you call them, like yung staff ng Clarins. Before you buy the product, you need to ask for advice kung ano yung suitable for your skin kasi hindi naman yung pwede na kung ano yung kay yung sayo, yun ang gagamitin ko. Eh, depende yun sa quality or yung situation ng skin mo. So, depende kung ano ang advice ng Clarins staff sayo. So, for me, they advise me to use the Blue Orchid. Yeah. Hindi ko siya ginagamit pag summer kasi masyadong, I don't know, during winter lang. And then minsan kasi like pag may nababasa ako mga magandang products binibili ko, so nabili ko tong L'Oreal Extraordinary Facial Oil Rebalancing. This is also good. So sometimes I do alternate them kasi ayokong maubos yung Clarins, so minsan ina-alternate ko din siya. Kasi this is like 32 pounds and this is like 15 or 10 pounds or 12 pounds, I'm not sure. Or 19 pounds. Basta this is more expensive than this. Kaya ina-alternate ko pa rin siya maubos. So, yun. And then, nabili ko din tong Elemis Pro Collagen Marine Oil kasi I've read a lot of good reviews for this kasi parang may collagen din siya. So, parang for me, when I reached 30 this year, parang I was so paranoid kasi parang feeling ko parang mag-age yung skin ko, so I make sure na I have enough collagen in my body or in my skin. So anything na with collagen, I just buy them because I think collagen naman is really good for the skin. So yeah. So by the way, if you notice, like my hairstyle now is different from the first vlog kasi I had an emergency haircut because when I watched the first video, I don't like my hair. So I just changed my hairstyle. I just cut my hair and then yeah. I think I would prefer this. Yeah. And then recently I have discovered the Lulu Time Bomb Flashback Night Cream. So sometimes pag hindi ko to ginagamit yung mga film ko, ginagamit ko to. Maganda daw siya. It says it wake up to dramatically transform plumper well-rested skin. The clock stops here. So this is also expensive, so this better work. It's okay. Basta anything for the skin, I don't really mind investing kasi yun na nga, yung skin ang pinaka-first na nakita ng tao. So yeah.
So, just a reminder, hindi ko to siya ginagamit in one night. Kasi pag ginamit ko to in one night, for sure, without a doubt, magkaka-pimples ako kasi it's too much chemical. So, I alternate. So, kung gagamitin ko tong blue, I would not use this. If I'll use this, I would not use this too. Kasi it's too much na. So, I only use one product at a time. Or ina-alternate ko nga siya. Let's say, kung ito ang Monday, ito ang Tuesday, ito ang Wednesday. So, yun. So, minsan kasi, I don't believe na yung one product lang ang gagamitin mo for the rest of the year. Kasi minsan, dahil sa ganagamit mo na siya lagi, hindi na wala na siya effect sa skin. So, kaya ina-alternate ko siya para paiba-iba, ma-effect siya all the time. So, yun. And then, I also have the LMS Pro Collagen Marine Cream naman. This is the anti-wrinkle cream. Wala pa akong, if you see me in person, wala pa akong wrinkles, I think. But then, I'm just trying, prevention is better than cure. So, I also use this anti-wrinkle day cream. So, I can use this one in the morning. So, let's say like, before going to work, I use this one. So, if I use this one on Monday, ito naman pang Tuesday, ito pang Wednesday, ito pang Thursday. Ito naman is Bio Oil Dry Skin Gel. Ito ang pinaka-latest ko na nabili ngayon. Ito yung bagong release ata ng Bio Oil na gel type siya, which is good. Kasi minsan, pag like if I do a long day, I know na yung sa hospital is super naka-on yung heating or something, especially ngayong winter. So, nakaka-dry yung skin. So, ito yung maganda. Tapos, parang nakakawala din siya ng pimple scars, ganyan. So, this is really good for me. So far, nagamit ko na siya for a week. Okay naman, hindi ako nagka-pimples. So, yun. And then, minsan, like when I travel, minsan by pag sa ibang bansa, nagkaka-redness ako, itchy, I use this one. Tested and proven na din to. Nagamit ko na siya. Actually, paubos na siya. So, yeah. So, these are the products that I use for my skincare. So, by the way, ito din. I use this Sukin Hydrating Mist Toner. I use this one when I travel, especially pag nasa plane. You know, I travel a lot, so hindi pwedeng hindi ko to dadalhin. I always bring this one. Hindi ko lang to napakita sa first vlog ko, sa first video ko, but I always have my Hydrating Mist Toner. Kasi pag sa plane, pag nasa plane ka, yung parang feeling mo dehydrated yung skin mo, so ito yung mabilisan lang na nakakakuan sa skin. Moisturize yung skin mo. So, it's really good. Yeah. And it smells good. And then, yeah, so I've only used these products. Hindi ko siya ginagamit ng sabay. Pa-isa-isa lang. And then, so far, nagamit ko na to. Wala akong mga breakouts or mga skin irritation. So far, okay naman siya. Yun nga lang, most of the products that I use is not naman super expensive compared to others na ginagamit nila is mga La Mer or basta meron pa actually nakagamit na ako ng La Mer before. Siguro hindi lang sana yung skin ko sa sobrang mahal, so nagka-breakout ako, nagka-acne ako, nagka-pimples, it's not really worth it. Pero mahal siya talaga. Nagamit ko yung cream nila, it doesn't work for me. Yun nga sabi ko na hindi naman sa lahat na kung ano yung effective sa iba effective sa akin. So iba-iba nga yung mga skin situation ng tao. So far, ito yung nag-effect sa akin. Ito yung ginagamit ko every day. And then, ina-alternate ko siya. So, yun. So, thank you for watching the second part of my vlog. And thank you for watching the first part of my vlog today. And then, please, don't forget to subscribe. Just click the link down below. And then, yeah. Thanks again. Bye.